Halika nga, Chichi. Pinapunta ko yung alagang aso ni Emily sa akin. Binuhat ko yung aso't kinarga. Namiss ko to. Pati tong condo unit niya, nagbago na rin. Mas lumuwag kasi na may mga natanggal na gamit. Paano, ang laki-laki nitong unit niya ay samantalang dalawa lang sila ng kapatid niya dito. Yung mga magulang kasi nito'y nasa ibang bansa nagtatrabaho. O ay bakit ka nagpunta dito bigla? Sabi ni Emily habang nagsasali ng juice sa baso at ibinigay yun sa akin. Ibinaba kong aso niya at umupo na muli. Thank you. So what brought you here nga? Umupo ito sa gilid ko. Wala lang. Didn't you miss me ba? Alias, may problema ka no? Natigil ako sa pag-inom. Sa totoo lang, ito talaga sadya ko kaya pumunta ako sa kanya. Wala kasi akong iba mapagsabihan nito. Ah, si Isaac. Yung ano kasi eh. Laging may tumatawag sa kanya at ang tawag pa sa kanya baby. Nakita ko din sila magkasama ng babae doon sa building niya. Hindi ko alam kung siya na ba yun pero alam kong siya yun. Please, don't tell me hindi to yung sinasabi mo. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. I get so emotional as I hug her. Kaya napaluhan na lang ako bigla. Hinaplos naman ito ang likod ko. Shh, don't cry. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Gagong Isaac yan. Hindi ka naman kasi nakinig sa akin. May sapat ka na bang ebidensya sa kanya? Umiling ako. Gumaan ang loob ko kahit na insulto para sa akin ang tawagin niyang gagong asawa ko. Kung wala pa, tayo mismo maghahanap. Kumalas ako sa pagkakayakap at napaayos naman ang upo. I think I know what she's thinking. Susugurin natin yung babae? Eh, hindi pa nga tayo sure kung saan naman natin hahanapin yun. Eh di sa office niya, total na sabi mo namang nakita sila doon. Tumayo ito tinataka ko pero nagpumilit akong manatili dito sa upuan at mukhang may hindi magandang mangyayari kung sakali. So anong aktingan yan? Martir? Diyos ko day, walang ganyang award sa FAMAS. Kaya kung ako sa'yo, hanapin mong totoo. Sa huli ay napilit pa rin niya akong sumama sa kanya. Iche-check lang naman daw namin kung magkasama sila ngayon. Pero ako, hindi pa ako handa. Please, Isaac, patunayan mong hindi totoo itong hinala ko. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa utak ko. Natitense ako sa pwede kong makita. Sakto pa naman na tanghaling tapat din ngayon tulad ng huli ko silang makita. Pero hindi ba kaibigan lang niya yun o client? Sana. Pilit ko nilalagyan ng mga positibong isip ang mga hinala ko. Pero pilit kong natatalo ng iniisip kong sana hindi totoo. So anong gagawin mo kapag totoo ang mga hinala mo? Tulad ng sinabi ko kanina, hindi pa ako handa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag napatunayan kung tama ako. Magpapakamatay? Lalayas? Gaganti? Hindi ko din naman kayang gawin yan. Ewan, gulong-gulong isip at puso ko ngayon. Hindi ko alam ang tamang gawin sa ngayon. Pero hindi naman siguro masyado lang talaga siguro ako napraning. At hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag na sumama kay Emily. No, Alice. Wala lang to. Iiwan mo ba? Seryosong tanong niya. No, I won't leave him just like that. I can't. Mabilis kong sagot. Kasi ano, you love him. Napabuntong hininga naman siya habang nakatingin pa rin ang diretso sa minamaneho. Alam mo, friend, hindi ko sinisiraan si Isaac. Talagang concern lang ako sa'yo na ayokong nakikita ka nasasaktan. But don't you worry, alam kong mahal ka pa rin ni Isaac. Pero sa ngayon, kailangan muna nating tinan kung kasama niya yung babae. I'm secretly trying to call Isaac, pero wala. Ring lang ng ring. Nang makarating kami sa building ay agad kaming dumiretso sa office niya. But unfortunately, wala siya doon. May nakasalubong kaming empleyado dito at sinabing nasa meeting daw ngayon si Isaac. Mas gumaan ang dibdib ko sa pangangamba. Paano ba yan? Siguro nga wala. Nakangiti kong sabi kay Emily pagkatapos umalis ng napagtanungan namin. We still don't know pero mas maganda siguro kung mag-relax na lang tayo ngayon. Pinunta ko nito sa isang salon. Siguro nga hindi ko na lang dapat isipin yun eh kung hindi nga naman totoo. Overthinking? Huwag mo nang isipin yun. Ay, may hindi pa pala ako nasasabi sa'yo. May bago akong love life. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Pagkatapos niya magpaka-bitter ay mahuhulog pa rin pala siya sa lalaki. And who's that unlucky guy? I mean, lucky. Eh, surprise na. Saka ako na ipapakilala sa'yo. Umuwi ako sa bahay. Nandito na pala si Isaac. Hindi ko alam na masyado na pala naming na-enjoy ni Emily ang pagmamol. Hi, hon. Hinanap mo raw ako kanina? Hinalikan ako nito't nakitang nakaayos ang lamesa para sa dinner. Ah, oo, iche-check lang sana kita kaya umalis na lang kami ni Emily. Pagsisinungaling ko. Maaga kang umuwi? Ah, oo, kasi may duty pa ako sa asawa ko.
Sophia's POV. Sorry, I can't. Laman ang reply message niya sa akin. Nainis naman ako. Inimbita ko kasi sa Isaac ngayon sa birthday ko. Simpleng inuman lang naman at sinasinchat yung boyfriend niyang si Rex ang kasama ko ngayon. Paano ba naman si Mama? Alam naman yung birthday ko ngayon na umalis pa nito noong isang araw at pumunta sa probinsya. May kailangan daw kasi siyang asikasuhin doon ni tita na papeles. Yun yata yung tungkol sa lupa na binenta nila ay ayaw magpaawat. Sabi ko pa nga baka atakihin lang siya doon ng sakit niya. Pero hindi pa rin nakinig kaya heto ako ngayon. Mag-isang nagsa-celebrate ng birthday. Tapos ayaw pa ni Isaac pumunta. Pambihirang buhay naman to, oh. Nasa labas kami ng bahay at nilabas ang maliit na lamesa. Girl, sa totoo lang, hindi enjoy ang mag-celebrate ng birthday kung nasa cellphone ka nakatutok. Ano, kami na lang bang uubos ng mga to? Sabay turo sa pulutan at mga alak. At hindi rin masarap ang mag-celebrate kung walang partner. Pumasok ako sa loob at tinawagan si Isaac at sa pang-apat na ring ay sinagot din niya ang tawag. Baby Isaac, sige na naman oh, pumunta ka na dito. Kaming tatlo lang naman ang mga kaibigan ko dito saka isa pa, wala si Mama kaya sana makapunta ka. Sinubukan kong magpaawa pero mukhang walang epek. Sorry Sophia, babawi na lang ako bukas o sa makalawa. He said coldly. Napasinghal naman ako. Gusto ko lang naman siyang makasama ngayon, lalo na't mahalaga sa akin tong araw na to. Sige na, kahit saglit lang. Birthday ko naman eh. Hayaan mo kapag birthday mo, present din ako saan mong panig ng mundo yan. I just want you to be here. Kung nakikita lang niya akong nagmamakaawa ngayon, I really can't make it today. Kailan naman kaya? Para naman makabawi pa siya sa dami niyang ginagawa. Please, alam mo naman na tong bahay ko nung hinatid mo ko. Uwian niyo na din naman hindi ba? Just a minute, saglit na saglit lang, pumunta ka dito. Matagal bago siya sumagot muli. Okay, basta saglit lang ako dyan ha. Ang dami pang sinabi, papayag lang din naman pala. Pinahirapan pa ako. Yeah, thank you. Bye baby Isaac. Sabay baba ako sa linya at bumalik ulit sa labas. Kamustang panlalandi sa asawa na may asawa? Natatawa ang biro ni Cynthia pagkaupo ko. Binato ko naman sa kanya yung cornic. Gaga ka? Friends lang kami? Asus, friends. Pero papatusin mo rin naman. Ay naku Sophia ha, ayoko ng kaibigang kerida. At if I know, kinikimkim mo lang yung nararamdaman mo. Pakatotoo ka nga. Sa totoo lang, tumagos sa akin yung sinabi niya. Para naman sa pagpapapunta ko kay Isaac ngayon dito, ay susulutin ko na siya sa asawa niya. Huwag mo ako subukan ngayon at baka magdilim ang paningin ko at ikaw ang mapatos kong patayin. Nag-peace sign siya at inirapan ko lang. Uwi na kami, bye! Pagewang-gewang na paalam ni Cynthia, nakailang bote na kami nang nainom. Ilang oras nang lumipas, nabusog na kami sa pulutan pero wala pa rin si Isaac. Sa tuwing may masisilayan nga akong ilaw ng kotse, kinakabahan ako dahil akala ko nandyan na si Isaac. Ang sakit na ng ulo ko kaya inihiga ko muna ulo ko sa lamesa. Nahihilo ako. Lasing na yata ako. Oo, lasing na nga ako. Nagulat ako nang biglang may kumalabit sa akin at nakita kong si Isaac yun. Kinusot kong mga mata ko para malaman kung totoo ba itong nakikita ko. Sorry, I'm late. Tumayo ako at nagpaakay sa kanya dahil napatid ako sa paa ng lamesa. Nahulog pang isang bote, maybe two. Matulog ka na, lasing ka na. Hindi ko na kayang itayo pang katawan ko kaya nagpaalali na lang ako sa kanya. Hinatid niya ako sa loob ng bahay. Hindi ako lasing. Alauna na, tapos ng birthday ko. I-adjust mo lang yung regalo para sa birthday ko na ulit. Biro ko sabay tawa habang mga mata ko'y umiikot na. Nasaan ang kwarto mo dito? Doon sa pinakamaganda. Tinuro ko naman ang silid na katabi ng kwarto ni Mama. Binuksan niya yun at hiniga ako sa kama. Isaac's POV. Pagkalagay ko sa kanya sa kama ay lalabas na sana ako para ikuha siya ng maligamgam na tubig para ipunas sa kanya pero natigil ako nang tawagin niya ako. Isaac, mahal mo ba ako? Kasi ako mahal kita. Pwede bang akin ka na lang? Napatingin naman ako sa kanya at nakita kong nakapikit na siya. Napasinghal ako't lumabas. Paniguradong hindi niya alam ang sinasabi niya dahil lasing siya pero what if she meant what she just said a while ago? I hope she don't because I see her only as a friend and the main reason is I don't like to cheat on Alice. Bakit ko ba ito pinoproblema? Bakit pa din kasi ako pumunta dito? Pagkatapos kong kumuha ng mainit na tubig sa termos niya at hinaluan ng malamig na tubig ay ipinasok ko ng maliit na batsa sa kwarto niya.
Sakto't may nakita kong bimpo sa uluhan niya, kaya yun na lang ang ginamit ko. Malinis naman siguro to. Dinampi ko muna ang likod ng aking palad sa noon niya. Medyo mainit siya. Sunod kong binasa ang bimpot yun nang dinampi sa kanya. Habang pinupunasan ko siya ay napaisip ulit ako. Bakit ko ba to ginagawa? Masyado naman yata akong concern. Pero hayaan mo na. Wala naman ibang mag-aalaga sa kanya. Ay, saak. Bumuklat ang mata nito. What? I gave her a fake smile and diverted my look on the face towel. I love. Nagulat ako nang ilapit niyang mukha niya sa akin at halikan ako sa labi. Lumayo ako pero hinabol niya ako at ginawa ulit yun. Wala na akong ibang maalala pa sa sumunod na nangyari. Ang alam ko lang, nangyari ang dapat hindi mangyari. Habang pauwi sa bahay ay hindi mapakaling utak ko. Sophia was the one who keep on pestering my mind. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nalaman ni Alice na may nangyari sa amin ni Sophia. Kasalanan ko naman din eh. Nagpadala ko. Natukso. Ito ang araw na pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Kasasabi ko lang ayokong lukuhin si Alice. But what was just I did was, I did cheated to her. Hindi ko kakayanin kapag hindi ako mapapatawad ni Alice. Hindi na ako halos makapag-concentrate sa kakamaneho. Ang laki kong tanga. Isa lang ang naisip kong solusyon para dito. I should stop seeing Sophia before it's too late. Nandito kami ngayon ni Alice sa simbahan. Tatalinggo naman at walang trabaho. Matagal na rin kasi ang huli naming bisita dito sa simbahan. Tinignan ko si Alice habang nakikinig ng homily ni Father. Masayang masaya siya habang nakikinig. Tumingin din siya sa akin nang mapansin nakatitig ako sa kanya. Ninitaan lang niya ako at ganun din ang ginawa ko sa kanya. Pinilit ko mag-concentrate sa pakikinig. Pero hindi pa rin maiwang hindi sumagi sa isip kong pagkakamaling nagawa ko. Kahit na halos isang buwan nang nakakalipas, bakas pa rin sa isip kong nangyari sa amin Sophia ng gabing iyon. Good to hear, wala na akong balita sa kanya at hindi ko pa rin na siya nakikita pa. Dumating pa sa puntong kinailangan ko pang burahin siya sa telepono ko na dapat ko naman talagang gawin. I also did blocking her from sending me a text message or to call me. Mabuti nang wala na nag-uugnay sa aming dalawa. Hindi na rin siguro kailangan pa ng closure yon. Sapat na tong ginagawa ko ngayon. Tinignan kong muli si Alice muli sa gilid ko. Nakokonsensya ako. Pilit ko tinatago-tago and it kills me. Every time na may kahina-hinala siyang tinatanong sa akin ay kinakabahan ako. Kaya nandito ako sa simbahan, humihingi ng tawad sa Diyos sa ginawa ko. Pero kay Alice, hindi ko pa siguro kayang humingi ng tawad. Masisira lang ang relasyon namin. Hindi pa siguro sa ngayon. Pero balang araw, masasabi ko rin. Hoy, Isaac! Kanina ka pa tulala. Nakikinig ka ba? Nagulat ako sa pagsiko niya sa akin. Nasa simbahan nga pala ako. Para magsimba, hindi para isipin ang masamang nangyari. Masyado na yatang lumilipad ang isip ko. Oo, nakikinig ako. Pagsisinungaling ko. Sorry, nakapagsinungaling na naman ako. Alice POV. Ang saya-saya ng araw ko ngayon. Well, lagi naman akong masaya kapag kasama ko si Isaac. Yun nga lang, ang weird niya ngayon at nung mga nakaraang araw pa. Mistula kasing estatwa siya ang nakatayo dito sa gilid ko. I bet he is thinking about his job again. Hindi na nga siguro mababago yung pagiging workaholic niya. Ngayon pala sinasabi ko na, hindi magandang mag-asawa ng president ng isang malaking kumpanya kung silosa ka. Kasi ako, oras at trabaho niya ang pinagseselosan ko. Pero mas mabuti naman yun kaysa sa tao, hindi ba? Meron akong ipinagdasal ngayon, gusto ko na magka-baby. Isang taon na rin kaming kasal ni Isaac at 5 taon na lang ay 30 anyos na ako. Mahirap na magbuntis. Gusto ko kasing maging isang pamilyang buo na kaming matatawag ni Isaac. Gusto ko yung may inaalagaan na ako. Kahit sino naman siguro gusto magkaroon ng pamilya, hindi ba? At saka, nararamdaman ko kasing gusto na rin ni Isaac na magkaanak. Pero habang hindi pa naman ako buntis, gusto ko munang magtrabaho. Wala lang, just to spend my time. At sa kabilang banda, kumikita pa ako kahit nasabihin nating sapat ng kinikita namin ni Isaac. Isa pa, pagod rin ako sa kakatitig sa kisa may tintayin siya umuwi sa bahay. Pagkatapos ng misa ay sinabi niyang pumunta na lang kami sa mall at doon kumain ng lunch pero sabi ko wag na lang doon. Nakakasawang pare-parehong pagkain na lang ang natitikman mo kaya sinabi kong sa park na lang kami. Katulad ng dati naming gawain, kumain at ako ang magluluto ng pagkain sa bahay. Kaya umuwi muna kami saglit. Pagkatapos naming maghanda ay pumunta na kami sa park at nilatag ang sapin na kinuha namin. Naalala ko tuloy noong bago pa lang kami ni Isaac. Kinuha ko yung ulam sa loob ng basket at pinagandaan siya ng makakain. Han, sabi ni Isaac.
Ano? Tanong ko naman habang nagsasandok. Parang kailan lang ano? Ang bata-bata pa natin nung huli tayong pumunta dito. Asus, nagdrama pang asawa ko. Oo nga eh. Gumiti lang ako at binigay na sa kanyang pagkain at nagsimula na rin akong magsandok ng para sa akin. Han, may tanong ako. Naalala mo ba'y sinabi ng pare kanina? Yung tungkol sa desisyon sa buhay? Na-curious lang ako, paano ba talaga magdesisyon ng nalalaman ng tama o mali? Napatigil naman ako, ang weird niya ha? Para sa akin, I decide what my heart wants. What I really want. Saka you're old enough naman na to know the difference between the wrong and the right. Isang weird na sagot din ang binato ko sa kanya. Eh paano kung hindi mo naman talaga sinasadya yung desisyon na yun? Alam mo ay saak, walang hindi sinasadyang desisyon. Kaya nga desisyon eh. Kung ganun, pagkakamali na yun at mas maganda kung kakain ka na dahil baka nalilipasan ka na ng gutom. Naisip kong itanong sa kanyang kanina kong naisip. Kung pwede na ba ako magtrabaho ulit? Han, may itatanong lang sana ako. Okay lang ba kung magtrabaho ulit ako? May hinahon kong sabi dahil baka sumigaw siya dito, napakarami pa namang tao. Alice, napag-usapan na natin to hindi ba? At alam mo rin naman ang sagot ko dyan. Sabay inom ng bottled water. Han naman eh, pumayag ka na. No Alice, please, wala namang masama kung magtatrabaho ako ah. Alam ko namang hindi talaga siya pero sa gusto ko magtrabaho eh. Okay, okay, I'll think about it. Yes, thank you. Dahil dyan, ililibre kita ng bike kaya tapusin mo na yung kinakain mo. I love you. I kiss him on cheeks, making him blush. After we ate, dumiretso kami sa biking area. Tulad ng sabi ko kanina at doon nagrenta ng bike. Katulad din ng dati namin ginagawa. Nag-race kami and for the first time, I beated him at bilang parusa, siya magbabayad ng renta ng bike. Biniro pa nga niya ako na kahit naman hindi ako manalo, ay siya pa rin naman na magbabayad. Pagkatapos naman noon ay pumunta kami sa rentahan ng boat pedals. Nakakatuwa pa nga dahil pabibe ang korte ng sasakyan namin. Ay sa akin, I'm still hoping na sana ganito tayo palagi. No hates, just love. Pinatong kong ulo ko sa kaliwang balikat niya habang siya naman na nagpepedal. As well as me. Kumabog naman ang dibdib ko ng malakas. Napakilig na naman niya ako sa maikli niyang sinabi. Mabagal niyang pinadyakan ang bangka at tanaw na tanaw ko naman ang napakagandang scenery ng kapaligiran. I feel so comfortable by his shoulder. I faced him and I also nothing but his face. In love na naman ako sa kanya. Naalala ko lang noong araw na nakilala ko siya sa tren at sa school. Tinulak ako ni Emily na gusto na maging kaibigan si Isaac. At ang unang pagtatangka naming makipag-usap sa kanya ay talagang isang kamalasan. I greet him at the hallway and he just bypassed me. Akala ko hindi niya ako nakita o nisnab niya lang ako. Nakikinig lang siya sa earphone niya. Inistalk ko siya sa bawat araw. Mali, we stalk him. Bata pa lang siya ay formal na siyang umasta. Laki kasi sa isang reputable family. Simple lang siya and that catches my attention. At tanging ang pagkikinig lang niya sa music ang bisyo niya. Pero simula na maging kami, nawala yun dahil boses ko nang lagi niyang pinapakinggan. Hindi rin siya yung tipong pinagtitilian ng mga babae kahit isa sa mga heartthrob sa school. Masyado kasing tahimik at tanging si Logan lang ang kinakausap niya. Matalino pero hindi nerd. Until we talk each other, mas makulit pala siya sa inakala ko. Pagkatapos namin sumakay ay umuwi na kami bago magabi. Napagod din ako doon. On our way home, nag-stopover kami sa isang gasoline station dahil nauhaw daw siya kaya bibili lang daw siya ng juice o something na mainom niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Anon number is calling him and I quickly answered it. Hello? A woman asked on the line. Who are you? Hindi pa niya nasasagot ang tanong ko pero bigla niya akong binabaan. Who was that? Wrong number ba to? May hinala na naman ako pero ayoko na munang pangunahan katulad ng dati. Sophia's POV. Dali-dali ako nagtungo sa kubeta. Nagdudawal na naman ako sa hindi ko alam ang dahilan. Ilang araw na rin ako nagkakaganito. Pagkalabas ko sa banyo ay umupo ako sa higaan ko, tinilot ang ulo ko sa may bandang noo. Nahihilo ako na inaantok na ewan. Iniisip ko nga baka buntis ako pero how come? Isang beses lang naman na may nangyari sa amin ni Isaac at hindi po pwede mangyari yun. Pero mas natakot ako sa nabasa kong article sa isang site sa internet. Hindi kong alam kung bakit ko natinipe yun eh. Pero lahat ng basa kong sintomas na pagbubuntis doon ay naramdaman ko. Nagulat ako nang biglang may magingay na pusa sa labas. Isa pa yan. Nabanggit sa akin ni Nani na kapag daw may maingay na nag-aaway na pusa ay may buntis kaya takan-taka siya kung bakit may ganun.
Hindi ko na alam. Naguguluhan na ako. Napabuntong ininga ko at pumasok na lang agad sa isip ko na bakit hindi na lang ako mag-try ng pregnancy test para matapos na itong bumabagabag sa isipan ko. Pero ayoko malaman ang magiging resulta. Hindi pa ako handa kung sakaling buntis nga ako. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang pregnancy test na binili ko kanina sa drugstore. Dalawang guhit ang lumabas ng ibig sabihin ay buntis ako. Inulit ko muli dahil dalawa naman ang binili ko pero talagang dalawang guhit ang lumalabas. Hindi ba pwede nagkataon lang ito? Napasandig ako sa dingding ng kubeta at nagsimulang umiyak. Napaupo pa nga ako sa sahig. Paano na ito? Paano ko sasabihin ang lahat kay Isaac? Ayoko naman ding lumaking walang kilalaning ama ang magiging anak ko pero ayoko din namang mag-agaw ng asawa. Nagkulong ako sa kwarto ko. Ito na nga bang kinatatakot kong mangyari? Kung hindi naman kasi ako gaga eh. Anak, kain ka na. Nakahain ang niluto ko. Sabi ni nanay, pagkatapos kumatok, pinunasan ko kaagad ang luha ko kahit na hindi naman niya ako nakikita. Baka kasi biglang pumasok. Oho, nay, lalabas na. May aayusin lang. I check myself in the mirror. Halatang mamagang matakot siguradong kukwestiyonin ako ni nanay tungkol dito at isa pang problema. Paano ko masasabi sa kanya? Paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung palayasin niya ako? Sumagi rin sa isip ko na ipalaglag na lang ang bata, pero napakasama ko naman kung gagawin ko yun. Inisip ko rin baka po pwedeng ibigay ko na lang sa ampunan. There are too many what if running in my head and also I'm starting to visualize what might happen. At isa lang mga naisip kong pwedeng mangyari, magkakagulo. Matapos ang ilang araw kong pagkukulong sa kwarto ko ay dinalaw din ako ni Cynthia. Oh, ilang araw ka na raw na hindi lumalabas. May problema ba? Sabi niya habang sinasara ang pintuan ng kwarto ko. Inayos ko naman ang kama para makaupo siya. Please, huwag kang mabibigla. Kinuha kong pregnancy test sa taas ng drawer ko. Asus, nahiya ka pa. Para ka namang ad. Binigay ko sa kanyang pregnancy test at tumalikod ako. Kailan pa? Her voice changed into strange sound. Nung isang araw ko lang nalaman, sabi ko habang nakatalikod pa rin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Hindi ko rin alam kung susuportahan ba niya ako o ano, pero kaibigan ko pa rin naman siya, hindi ba? My God, Sophia! Alam mo ba kung anong nagawa mo? Huwag mo sabihin sa akin si Isaac ang ama niyan. Tumas ng tono ng boses niya at bumagsak na lang biglang luha ko. Hindi ko naman sinasadya, saka ayoko rin namang nangyari. Oo, siyang ama nito. Nakayuko akong umiiyak na humarap sa kanya. Kahit nasabihin mong hindi niya o mo sinasadya, you can change everything. Nangyari na yan, alam na ba niya? Huminaw na ulit siya at umupo sa kama. Hindi pa niya alam. Huwag ka namang magalit o, kaibigan pa rin naman kita, hindi ba? Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi ang suportahan ka na lang? She widened her arms and offered to hug me. Mas dumagsap ang luha kong bumagsak kasabay ng pagyakap namin sa isa't isa. Hindi ko alam ang gagawin ko, Cynthia. Shh, huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. E di sabihin mo, e kung hindi niya tanggapin, magpapatalo ba ang isang Sophia Santibanez? Thanks for listening to me. It helps. Ay, teka lang. Kailangan ko nang mauna. Take care. Sumabay ako sa paglabas niya sa pintuan at nagulat ako pagtalikod ko. Kailangan nating mag-usap. Katulad ni Cynthia, seryoso rin ang mukha ni nanay. Kaya pinilit kong umiti para hindi siya masyado mag-alala. May hirap na. Ayoko rin munang sabihin sa kanya ngayon. Hahanap ako ng shampoo. Teka lang ma, maliligo lang ako din. Mamaya na tayo mag-usap. I tried to be jolly pero napatigil ako sa pagbalik sa kwarto dahil sa sinabi niya. Narinig kong lahat ng pag-uusap niya ni Cynthia. Kailan ka pa naglihim sa akin? Sino ang ama niyan? Mukhang huli na ang lahat. Hindi ko po gustong ilihim to. Hahanap lang po ako ng tiyempo. Humarap ako kay nanay at halos madurog ang puso ko nung makita kong umiiyak siya. Sorry. Kailangang maayos na sa madaling panahon ang kasal niyo ng ama niyang pinagbubuntis mo. Hindi pwede. Hindi niyo naiintindihan, nay. Teka, ang ibig mo bang sabihin, pamilyadong ama niyang bata na yan? Nagsimula nang magalit si mama at kailangan ko na siyang pakalmahin. Nay, pag-usapan na lang natin to sa ibang araw. Sabay talikod ko muli. Sophia, hindi pa ako tapos. Napahawak siya sa dibdib niya at napahilata sa sahig. Agad ko siyang binuhat at nilagay sa binti ko. Ano na naman bang ginawa mo, Sophia? Ito na nga ba sinasabi ko eh. Dali-dali akong kumatok sa kapitbahay namin at tumingin ng tulong dahil hindi ko naman kayang buhatin si nanay
Nagtawag na ako ng taxi. Kinuha ko natitira kong pera sa wallet. Alam kong hindi yan magkakasya pero bahala na. Ilang araw na akong nagbabantay kay nanay pero hindi niya ako pinapansin at kinakausap. Hawak-hawak kong pagkain niya, tumupo ako sa kama niya. Ma, kumain ka na para mainom mo na yung gamot niyo. Isusubo ko na sana sa kanya ang kutsara pero bigla niyang tinabig yun. Kaya nahulog ito sa sahig. Ma naman, ano ba talagang problema? I'm starting to cry again and again. It's like I'm able to make a water stream right now. Hindi, Sofia. Anong problema? Hindi mo na ba naalala ang ginawa ng tatay mo sa atin? Tapos ikaw tong halos patay mo na siya pero tingnan mo kung anong ginawa mo. Ano bang mali sa pagpapalaki ko sa'yo? Tapos ano, hindi ka rin ang pananagutan? Magsama kayo ng tatay mo! Hindi ko alam kung anong salitan dapat kong sabihin sa kanya ngayon. Nanlamig ang katawan ko sa sinabi niya. I'm sorry, ma. Feeling ko ang dumi-dumi kong tao na napakalaki ng kasalanang nagawa ko. Gusto kong mamatay na lang. Anong mangyayari kapag nalaman ni Isaac na nagbunga ang kataksilang nagawa niya kay Alice? Ano ang gagawin ni Alice kapag napatunayan niyang may babae ang asawa niya at naanakan pa niya ito? Ipaglalaban ba ni Alice ang karapatan niya bilang asawa? O hahayaang mawala sa kanya ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.